Kim Chiu, opisyal lang ipinahayag na boyfriend na niya si Paolo Avellino. Parang, ayun, iba siya. Ano siya, very, very dedicated. Para masabi ko rin ang gusto kong sabihin, I decided to write. Opisyal nang ipinahayag ng aktres na si Kim Chiu na si Paolo Avellino ang kanyang boyfriend. Sa isang kaganapan na puno ng kasiyahan at saya, hindi maitago ni Kim ang kanyang tuwa habang binabalita sa publiko ang kanilang relasyon. Matapos ang ilang buwan ng paglihim sa kanilang tunay na kalagayan, sa wakas ay napagpasyahan na nilang ihayag ito sa publiko. Ayon kay Kim, matagal nilang pinagdesisyunan ni Paolo na gawing pribado ang kanilang relasyon, lalo na noong sila ay nagsimula pa lamang bilang magkasintahan. Nais nilang protektahan ang kanilang privacy at maiwasan ang mga espekulasyon at sismis na madalas umusbong kapag ang isang sikat na personalidad ay nagkakaroon ng bagong relasyon. Ngunit habang tumatagal, naramdaman nilang tila nagiging pabigat na ang kanilang desisyon na itago ito. Dagdag pa ng aktres, nahirapan na rin silang magpanggap sa publiko at sa kanilang mga tagahanga, lalo na't marami na ang nakakapansin sa kakaibang closeness nila ni Paolo. Sa tuwing magkakaroon sila ng mga proyekto o public appearances na magkasama, hindi maiwasan ng mga tao na magtanong at maghinala. Dahil dito, nagkaroon sila ng masusing pag-uusap at napagkasunduan na mas makakabuti kung magiging bukas na sila sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Aminado rin si Kim na isa sa mga dahilan kung bakit sila nagdesisyong ilabas na sa publiko ang kanilang relasyon ay dahil nais na rin nilang maging malaya at hindi na kailangan pang itago ang kanilang kaligayahan. Wala na rin silang balak na magpatuloy sa pagdadahilan at pagsisinungaling tungkol sa kanilang tunay na nararamdaman. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ni Kim na umaasa siya na matatanggap ng kanilang mga tagahanga at ng publiko ang kanilang desisyon. Anya, sana'y maging inspirasyon ang kanilang kwento sa mga taong patuloy na naniniwala sa tunay na pag-ibig, kahit paman ito ay dumaan sa mga pagsubok at hamon. Pag-amin ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, bakit mas mainam na inamin na lang nila ang kanilang relasyon sa publiko? Mas lumalabas daw kasi na mas niloloko nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang ginagawa, ang hindi pag-amin na may relasyon na talaga sila. Pinagmumukha nilang tanga ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang patuloy na pagsisinungaling. Si na Kim Chiu at Paolo Avellino, dalawang sikat na artista sa industriya, ay matagal nang pinag-uusapan ng publiko at ng media tungkol sa kanilang tunay na estado, ngunit patuloy nilang itinatanggi ang kanilang ugnayan. Hindi maiiwasan na masaktan ang bawat isa sa sitwasyon, lalo na tila mas dumadagdag pa ang bigat ng kanilang kalooban dahil sa patuloy na pagtatago. Hindi lamang nila nililin lang ang mga tao sa kanilang paligid, kundi pati na rin ang kanilang sarili. Sila mismo ay tila napaglalalangan ng kanilang mga kasinungalingan. Ngunit ayon sa mga ulat, napagtanto ni na Kim at Paolo na sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na itago ang kanilang relasyon, walang mabuting maidudulot ang patuloy na pagtatago nito. Sa halip, nagiging sanhi pa ito ng higit na komplikasyon, stress, at pag-aalinlangan, hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi pati na rin sa mga taong malapit sa kanila. Dahil dito, isang araw ay nagdesisyon na lamang sila ni Kim Chiu at Paolo Avellino na ilantad na ang kanilang relasyon sa publiko. Sa kanilang pananaw, mas makabubuti ito kaysa sa patuloy na pagtatago. Anila, walang mabuting maidudulot ang patuloy na pag-iwas sa katotohanan. Ang pag-amin na sila nga ay may relasyon ay isang hakbang patungo sa pag-alis ng kanilang mga alalahanin, at ito rin ay isang paraan upang mapanatili ang kanilang integridad at katapatan. Hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang mga tagahanga at mga taong tumitingala sa kanila. Ang desisyong ito ni na Kim at Paolo ay isang patunay na mas mainam ang katapatan kaysa sa patuloy na pagtakip sa katotohanan. Sa wakas, nabunutan na sila ng tinik sa kanilang mga dibdib at ngayon ay mas malaya na nilang maipapakita ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, nang walang pangamba at takot na baka sila ay mahusgahan ng publiko. Sa huli, sa pamamagitan ng kanilang pag-amin, mas pinili nila ang kapayapaan ng isip at ang kaligayahang dulot ng pagiging totoo sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga damdamin. Kim Chiu, aminadong hirap nang itago ang relasyon nila ni Paolo Avellino. Maliban pa dito, alam na rin ng karamihan na kahit ilang ulit pa nilang itanggi ang namamagitan sa kanilang dalawa, ay mayroon pa ring mga tao na hindi naniniwala sa kanilang mga pahayag.
Ito ay dahil mas pinagbabasihan ng marami ang kakaibang closeness na ipinapakita nila ngayon, isang bagay na karaniwang ginagawa lamang ng mga magkarelasyon. Ang nasabing closeness ay hindi maikakaila dahil madalas silang makita na magkasama, kapwa sa loob at labas ng showbiz. Bukod dito, ang mga simpleng galaw at kilos nila sa harap ng kamera ay sapat na upang magbigay ng ideya sa kanilang tunay na estado. Hindi rin maikakaila ang kanilang mga ngiti at titig na tila ba mayroong malalim na pinagmumulan. Ayon sa mga malalapit sa kanila, ang mga ito ay malinaw na indikasyon na mayroon niyang namamagitan sa kanilang dalawa. Ayon pa umano kay Kim Chiu, nakakapagod na ang sitwasyon dahil sa paulit-ulit nilang pagtatago ng kanilang relasyon mula sa mata ng publiko. Isang bagay na hindi madaling gawin, lalo na't sila ay parehong nasa industriya ng aliwan kung saan ang bawat kilos ay sinusubaybayan. Bagamat naiintindihan nila na bahagi ng kanilang trabaho ang pagiging nasa spotlight, aminado si Kim na may mga pagkakataon na nais na lamang nilang maging normal na magkasintahan na walang iniintinding mga chismis at panghusga. Dagdag pa ni Kim, ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pagkakaibigan na kalaunan ay nauwi sa mas malalim na ugnayan. Ito ay isang proseso na hindi nila inaasahan, subalit dumating sa punto na pareho nilang napagtanto na mayroong espesyal na namamagitan sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pag-iingat, ang kanilang relasyon ay unti-unti ring nabunyag dahil sa mga obserbasyon ng kanilang mga tagahanga at mga kasamahan sa trabaho. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang kanilang pagsasama. Sabi pa ni Kim, masaya siya sa kabila ng lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan para mapanatiling pribado ang kanilang relasyon. Handa rin umano silang harapin ang anumang magiging reaksyon ng publiko sakaling tuluyan na nilang aminin ang kanilang relasyon sa lahat. Sa ngayon, patuloy na nananatiling tikom ang bibig ng dalawa hinggil sa issue. Subalit hindi maiwasan ng kanilang mga tagahanga ang mangarap na sana ay dumating na ang tamang panahon kung kailan sila ay magiging bukas na sa lahat. Wakas ng mga katanungan, bakit kailangan ng isapubliko ang kanilang relasyon? Dahil dito, patuloy na umaalingaungaw ang mga katanungan tungkol sa kanilang relasyon, lalo na matapos ang mga pagpapakilig na kanilang ipinapakita sa publiko. Hindi maikakaila na ang kanilang mga kilos ay nagiging sentro ng usap-usapan, kaya't maraming tao ang nagiging curious at nagtatanong kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang mga pagtanggi, tila hindi maawat ang interes ng publiko. Maging ang aktres ay aminadong nagsasawa na sa paulit-ulit na tanong tungkol sa kanilang relasyon. Hindi na mabilang ang mga pagkakataon kung saan sila'y tinatanong ng media at ng kanilang mga tagahanga at ang kanilang mga sagot ay pawang pasikot-sikot lamang. Ang paulit-ulit na pagtatago ng kanilang relasyon ay tila nagiging pabigat na rin para sa kanila. Dahil dito, nauwi sila sa desisyong kailangan na nilang ipagsigawan ang tunay na estado ng kanilang relasyon sa publiko. Ayon sa kanila, ito ay upang matigil na ang walang katapusang mga haka-haka at pagsisinungaling na sila rin naman ang pinapahirapan sa bandang huli. Upang magpatuloy sa kanilang mga plano at layunin bilang magkasintahan, rarapat lang daw na isapubliko na nila ito. Ito ay hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para rin sa kapayapaan ng isip ng kanilang mga tagahanga at sa ikabubuti ng kanilang relasyon. Sa ganitong paraan, makakapagpatuloy na sila sa kanilang mga plano ng walang alinlangan at walang anumang balakid. Matatapos na rin ang mga walang kabuluhang espekulasyon at sila ay makakalaya na sa mga tanong na tila walang katapusan.